Hello guys, good afternoon. Welcome to my YouTube channel again, RYG Rabbits po. This time guys, mag-gender revelation tayo sa mga kids na inanak ng mother doon natin. Pinakastahan ko siya ng night breeding. May nagsabi kasi sa akin guys na breeder din na kung gusto ko rang paramihin yung mga alaga ko is mag-night breeding daw yung processing ko sa pagkasta ng mga alaga ko dito. So last December guys is trinay ko yung night breeding. Bali nag-anak siya ng 5, isa lang po yung buck at saka 4 yung doe. So last February, kinasta ko ulit yung isang doe at nung March is nanganak na siya. Bali 7 yung anak niya. So mag-gender revelation tayo ngayon kung ilan yung buck at ilan yung doe. Gusto ko rin turuan yung mga bagong magsisimula pa lang guys kung paano tumingin ng gender ng isang rabbit o ng isang kuneo. So halina, simulan na natin guys. Let's go. Sige, biga, biga, di Japon, kauyab. Bali gusto ko lang ipaalam sa mga baguhan guys. Kapag tumingin kayo ng gender ng isang rabbit, malalaman niyo kaagad 'yan guys kasi merong magkaiba yung gender nila. Bali yung buck guys, yung ari nila is malayo sa kwit ng mga kuneho natin. Kapag doe naman guys is malapit lang yung ari nila sa kwit nila. So bali ito guys oh, kung nakikita nyo guys. Bali malapit lang yung ari niya sa puwet nila. So at medyo pabi yung ari niya. Ibig sabihin lang ito guys is isa itong doe. May isang doe na tayo guys. Ayaw niya guys, ayaw niya magpa-gender. O kung napapansin nyo guys, ito medyo malapit din yung ari niya at pabi din yung hugis ng ari niya. Ibig sabihin lang guys, isa itong doe. May dalawang doe na tayo guys, dalawang doe. Ito naman guys, kung napapansin nyo guys oh, yung distansya ng ari niya at saka yung puwet niya is malayo. At yung hugis ng gender niya is pabilog. Circle yung hugis ng gender niya oh, kung napapansin nyo. Isa itong buck guys. Isang buck, dalawang doe. Ito naman guys oh, kung napapansin nyo guys, bali yung ari niya is malapit lang sa puwetan niya.
at pabidin yung hugis ng ari niya. Ibig sabihin lang nito guys, isa itong doe. May tatlong doe na tayo guys, may tatlong doe at isang buck. Yun guys, oh. Ito naman guys, same lang. Same lang sila guys, oh. Ito naman guys, kung napapansin nyo guys, yung ari niya is pabi, may hiwa, at saka malapit lang yung ari niya sa may pitan. Ibig sabihin lang nito guys, isa rin itong doe. Napakaswerte natin. Bali, apat na yung doe guys, isa pa lang buck ang nakikita natin. Ito guys, kung napapansin nyo guys, malapit din yung ari niya sa pitan niya. At pabi din yung hugis ng gender niya. At may linya din. Ibig sabihin lang nito guys, isa rin itong doe. Limang doe na tayo guys, isa lang buck. Ito naman guys, parang buck ito. Ito naman guys, oh. Kung napapansin nyo guys, yung ari niya napakalayo sa pitan niya guys, oh, yung ari niya. At yung hugis naman niya guys is pabilog. Wala siyang linya. Ibig sabihin lang po nito guys, isa itong buck. Swerte natin guys. Bali guys, na gender na natin yung mga kids natin guys. Bali lima yung doe at saka dalawa lang po yung buck. Ibig sabihin lang po niyan guys is effective talaga yung night breeding na ginawa ko dito sa aking munting rabbitry guys. Dalawang beses ko na ito guys na marami talagang doe na lumabas sa anak niya. Bali pito ito lahat guys. Bali dalawa lang yung buck at lima naman yung doe. Napakaswerte natin guys. Kapag ganito kasi ang kalabasan guys is lalong dadami yung mga alaga natin at masusuplayan natin yung mga meat na gustong bumili ng mga meat natin na rabbit. So ngayon guys is mag-gender naman tayo sa mga malalaking mga rabbit na guys. Para malaman nyo kung ano yung kaibahan ng kids at saka yung malalaki na narabit. Mas madali malalaman guys kapag malalaki na kasi medyo yung buck is medyo lumalabas na yung balls nila. At saka klaro talaga na isa talaga siyang buck. At yung doe naman guys is parang ari din ng mga babae na medyo pabi din siya. So titingnan natin. Gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung buck at saka doe sa mga malalaking na rabbit. So, tara. So, ito guys. Isa itong upgraded na New Zealand guys. Ang laki nito, isa itong buck. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung gender niya. Kung anong uri ng, anong hugis ng gender niya. So, tingnan nyo guys. Kung napapansin nyo guys, is
meron na siyang bulls, dalawang bulls. At yung ari naman niya, guys, is ito na yung itsura. Yun. Oh. Ibig sabihin lang po niyan, guys, isa itong tunay na buck. At pwede na itong ikasta, guys. Kasi 5 months old na siya. Coming 6 months na siya, so pwede na siyang ikasta. So ito yung gender niya ulit. Papakita ko sa inyo. Yan. Yan. Tsaka meron siyang bulls. Ito naman, guys. Ito naman, guys, is isa itong doe. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung hugis ng gender nila, para malalaman din ng mga baguhang breeder kung ano yung mga hugis ng mga ari nila. So ito yung ari nila, guys, oh. Kung napapansin nyo, guys, ang pula-pula na niya. Kasi 6 months na po ito. Ito yung hugis ng gender nila, guys. Wala siyang bulls sa kilid, kundi ito lang talaga. So yan po yung gender ng doe natin, guys. Yan. Kung napapansin nyo, medyo pabisya na may guhit sa gitna. Parang ari din ng mga babae, guys. Pwede na siya i-breed, guys, kasi 6 months na siya. So yun na nga, guys, bali na reveal na natin yung mga gender ng mga kits. So ano nga ba yung night breeding, guys? Yung night breeding, guys, is tuwing gabi ako nagpapakasta ng mga alaga ko. Successful naman yung ginawa ko, guys, kasi mas maraming doe na lumabas sa mga kits o mga anak niya. So dalawa lang po yung buck at bali lima yung doe. So na gender ko na din yung mga malalaki para malaman ng mga baguhan na gusto mag-alaga kung ano yung buck at saka yung doe. Yung buck, guys, is lalaki. Yung doe naman, guys, is babae. So kapag gusto nyong mag-alaga, guys, o gusto nyong dumami yung mga alaga nyo, subukan nyong mag-night breeding, guys. Wala namang mawawala, eh. Disclaimer lang po sa lahat ng mga breeders din, kasi sarili ko lang tong mga pamamaraan kung paano ko padadamihin yung mga alaga ko. Kapag bago ka lang sa aking channel, guys, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking mga video. Sana, guys, may natutunan kayo sa kunting tips na binigay ko sa inyo ngayong araw na ito. Thank you so much, guys, sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at sa mga nanonood sa akin. Maraming salamat sa inyo lahat. Once again, guys, thank you so much and God bless us. RYG Rabbits po. Bye-bye.